Alright, so this is Pangkaraniwang Developer One Take for the first part ng ating program structure track. So, 10:55 a.m. I think I could make a 30-minute talk about yung mga first lessons sa program structure track. Then na maligo at kumain ng lunch. Anyway, so program structure track. Nanggaling na tayo sa data representations track. We know all about the data na pwede na gamitin sa mga programs natin. Let's see naman kung ano yung pwede na ilagay dun sa ating mga programs. So, sa programs, let's start off with really basic. Kasi yung na-mention na nga natin, yung programs, yung may input, yung may output, ito yung nagsasolve ng problems, just breaking down problems into smaller parts. May hindi pa tayo na-mention doon na mga basic, pinagpaliban ko para rito kasi baka sobrang rami na kayong ano, parang yung 5-6 na bagay na yun, nakaka-overwhelm. Minove ko na rito yun. So, yan. Sa programs natin, aside from input and output, ang makikita nyo sa mga programs nyo is mainly three things. Well, aside from input-output, mga program structure natin is usually made up of three things. Programs and functions are made up of three things. First is decision making. So yung mga functions natin, pwede siya mag-decide whether to do something or to do something else depending on a certain conditions. Then there's repetition. Ito nga yung sinabi nga natin, yung kaya ng mga computer, mabilis ang computer and so on. Kaya take advantage of that, we can make the computer repeat itself. Repeat something. And finally, it's to a program can perform functions or call functions. So, pwede siyang gumawa ng mga operations. Yung pinaka low level niyan would be yung pinakita nga natin dun sa ating yung ARM7 na pinakita, yung ARM, di ARM7, basta ARM opcode sa pinakita ko, yung plus, yung multiply, yung GMP, CMP. Yun yung mga basic mathematical operations. Yun yung pinaka, sabihin natin, pinamalapit sa computer. And aside from that, it could also call functions, which is also an operation. It's a process. So, lahat ng mga programs natin, all boil down to these three things. Kaya, yun. Yun yung yun na yung main overview about kung ano yung i-discuss natin rito sa program structure track. Kung ano yung itsura ng decision making, ano yung itsura ng repetition, at ano yung itsura ng pag-perform ng operations natin. Okay, so there's also another thing na kailangan nyong malaman. Unahin na natin, let's get these things out of the way para hindi ko na ulitin later. Yung happens when you run a program. Yeah, what happens when you run a program? Ano yung mga nangyayari when you run a program? Ano yung ba? Pwede. What are the possible outcomes when you run a program? So yun, yung na, itong perform operations, ano yung nangyayari, ano yung pwede mangyari pag ginawa nyo to? Pwede mangyari. So, first is, it completes success. So, in terms of functions, it would return a value. So, yun nga, f of x natin, it would evaluate, it would return a value. Another possible outcome kung nagpatakbo ka ng program is it does not stop or it runs indefinite
So, yun, masyadong matagal mag-run yung program, or yung program was designed, yeah, most likely incorrectly designed to repeat infinitely, repeat an operation ng without stopping. So that's another possibility na nangyayari sa ating mga programs. Pag nagpatakbo ka ng program, nag-execute ka ng isang function, hindi siya matatapos kasi somewhere dun sa function na yun, somewhere dun sa program na yun, yan, may nag-stop sa kanya mag-run ng matapos successfully. Parang yun nga, either masyado lang talaga siya matagal mag-run, or yun nga, mali yung design niya at pina-run siya for an indefinite or infinite number of times. And finally, there's stops, next, or as so yun, titirik yung program natin. There are a lot of ways paano tumirik yung program natin. And the top of the list is top of the list paano titirik ang program natin is kung mawalan ng kuryente. At titirik talaga yung program natin. So that's one of the simplest ways to stop a program. And it doesn't complete successfully, it doesn't run indefinitely. Yeah, it stops with an error. There are other possible errors, but yeah, I think yung pag nawalan kayo ng kuryente would be the best way to explain that. Anyway, so yun yung top things na kailangan nyong maalala before tayo mag-proceed sa program structure track. So, yun. Anyway, before natin mapakita yan, kailangan muna natin magpasakalye, or hindi naman pasakalye. Let's digress lang. Parang side ano lang tayo. Kailangan natin i-discuss to muna bago natin ipakita to eh. Kasi in order for us to show yung mga concepts na to, kailangan natin ng isang way para siya i-express. And obviously, we could express it using languages natin. Let's talk about languages. Pwede tayo mag-start sa English language kung paano natin i-express to. Ang problema sa English language, it's very far from computer language. And in addition, kadalasan declarative siya yung dating niya. And as we've discussed sa intro natin, yung declarative approach doesn't really translate well to programs kasi nga masyado siyang malayo dun sa computer natin. Hindi kayang maintindihan ng mga computer natin. And as you shall see later, it's really not applicable when we're discussing yung ating programs. Kung ano yung nangyayari sa programs natin kasi yung programs natin is talaga imperative knowledge. So, yan. We could try it using yung English na declarative. However, ang problema nga nun, it's impossible. We could possibly use an imperative form ng English. And yes, ito yung gagamitin natin sa ating program structure track. However, hindi lang ito yung gagamitin natin. So we're going to use this for explain purposes. Para lang i-explain yung paano siya ginagawa, kung ano yung balak natin gawin dun sa ating program. So it's also what we call so pseudocode, pecking code, or nagpapanggap na code. So it's still in English, however, it's very far from yung ating mga program language. Hindi siya sabihin natin, hindi siya gaya ng programming language natin na, well,
Yeah, that's what ay kailangan na explain. Hindi siya gaya ng programming language natin na sabihin na formal language. Ano itong formal language na to? Yung mahirap kong explain eh. Pag-iisipan ko paano ito i-explain sa isang lesson. Pwede ko siyang i-explain para sa libro, pero sa ano is textbook type, pwede ko rin siya explain in pangkaraniwang developer terms. As much as possible, I like to use it. Syntax. Then there's also what we call yung semantics. Meaning. So, ano ba yung pwede na sabihin? The bird is flying. Semantically and semantically correct. The ano ba? Ano pwede? Ano bang concept na pwede na gawin? A space is flying. Ayan natin. Emptiness. The emptiness is flying. Emptiness is a noun. So this is noun is na, itong form na to is syntactically correct. But semantically kasi walang meaning, hindi lumilipad ang kawalan. Unless isa kang poet at gusto mong weird out ng mga tao. So ito yung madalas yung maririnig yung syntax and semantics. Sa natural language, kahit sabihin natin importante yung syntax sa natural language, di hamak na mas importante yung syntax sa formal language. Mas stricter meaning. So, ano ba yung pwede na sabihin? The bird is flying. Semantically and semantically correct. The ano ba? Ano pwede? Ano bang concept na pwede na gawin? A space is flying. Ayan natin. Emptiness. The emptiness is flying. Emptiness is a noun. So this is noun is na, itong form na to is syntactically correct. But semantically kasi walang meaning, hindi lumilipad ang kawalan. Unless isa kang poet at gusto mong weird out ng mga tao. So ito yung madalas yung maririnig yung syntax and semantics. Sa natural language, kahit sabihin natin importante yung syntax sa natural language, di hamak na mas importante yung syntax sa formal language. Mas stricter. When it comes to syntax. So, for example, ngayon tayo, sa isang programming language, mara, meron kang programming language na ganito, parang print high. Print high prints high sa screen. So, this is, okay, this is syntactically correct. Pero kung nakalimutan mo lagyan ng quotation mark, that's syntactically incorrect. Ano mangyayari? So syntactically correct will run. Syntactically incorrect
Kung compare mo yun sa isang natural language, pag tinignan mo yung print high, kahit mali yung syntax niya, baka maintindihan pa yan ng tao. So, yun, mas malaki yung leeway. Unlike sa formal languages natin, wala kang kaliway-leeway. Kaya, kadalasan, ang problema mo talaga when you're starting out programming or even kahit experienced programmer ka na, kahit pangkaraniwang developer ka na, you will spend a lot of time trying to fix syntax errors, yung syntactically incorrect parts ng program mo. Kaya madalas marinig yung syntax errors kasi kahit ka na kagaling, hindi mo maiwasan, once in a while you're going to get syntax errors. And since yun nga, ang reason bakit kailangan formal language is it's a lot easier for a computer to understand it. And it's a lot easier to create programs that could analyze your programs and convert it into something na kayang maintindihan ng computer. So, hindi pwede tayo. So, itong level na to, it's still formal. Natural. So, natural languages and formal. In computer language, that's definitely formal. Dito yung high level. Then, meron pa yung low level language. So, ito yung mga level ng mga language natin na pwede natin gamitin to explain how programs work and how programs function. How functions function. Pinili natin, gagamitin natin ng imperative form na to, yung pseudocode na to, sa ating, well, sa umpisa, when we're explaining a concept. But when we're actually showing that concept, we're going to have to choose somewhere here. High-level language, low-level language, at computer language. Ano yung high level at low level? So let's make an example. So itong print high, gagamitin pa rin natin to. So sa natural lang, sa English, gawin natin na yung imperative form ng English. It's possible you could, ano yung problem natin? We want to print, let's see, a display. Hello world on the screen. How are we going to implement that in English? So, just display. Hello world on the screen. So, this is imperative form kasi inuutusan mo, paki-display nga ng hello world screen. However, this is not, hindi siya formal language, hindi siya high-level language, hindi siya low-level language, hindi siya computer language. Ano yung itsura ng computer language? Or sabihin natin yung tinatawag nilang machine code. Ano yung itsura niya? Ito yung itsura niya. In hex. Ito yung itsura niya. So, that's in hex form. Yung ating machine language. If you're going to make a file, executable file in Linux-based machine, at ginawa mo to, it's going to print out hello world. Wala yata akong pang convert to ano eh. Anyway, so yun, laki ng difference from English to machine code. Ano yung itsura ng low level? So it's really low level language. Itsura niya.
Copy paste, copy paste. And that's that. Main low level. At dito na makikita kung ano yung nasabi nating malapit siya sa computer code. It's still text, parang medyo nabasa nyo ba siya? Move in XOR, ito increment, ito XOR, move B, and then dito naka-store yung data natin na hello world. Ay, kulang pa pala to. Ayan. Dito naka-store yung hello world, then kaya niya na ma-convert yan. And yun, if we're going to use this to explain yung concepts natin rito, you're just going to quit at hanap na lang kayo ng ibang pag-aaralan. We don't want to do that. So, low level, we really don't need to use a really low level language when we're explaining yung program concepts. Yung best approach when you're starting out is to go with a high level language. It's really close dun sa ating really close sa English but still does the same work. So for example, gawin natin ano ba? Gawin na ng Ruby kasi madaling gamitin. Oops. Or in some cases, Ruby pwede rin print hello world. Let's check. Yep, kagana siya. So, from display hello world on the screen to a high level language to a low level, yeah, to machine code, nakikita nyo na talagang when we're going to discuss ang ating program structure, ang ating programs dito sa entire computer science track, we are going to use a high level language. Okay? So, high level language. Makita lang natin na gagana talaga yung code na yan. Yes. Here. That's code. Eh? Bigyan lang natin ng oops. World. So, pakita lang natin yung laman niya. Test.rb. Kung patakbuhin natin siya. Yun na. May hello world. In-output niya hello world. Okay? So, yun. Kahit ito yung laman lang niya, kaya niya mag-output ng hello world. Kaya, yun, makaka-explain natin ng tama. Okay, so sinabi natin na gagamit tayo ng isang high-level language. So, anong high-level language ang gagamitin natin? After some thinking, inisip ko na we are not going to use a real language. Sinabi ko nga sa computer science track, as much as possible, we shouldn't be programming yet. We shouldn't be using the computer yet. Dito sa computer science track, as much as possible, we have to use our brains as our computer. We have to think like a computer. We have to understand what's happening in the computer. So, in order for you, or kung sino man ang nag-aaral, nagbabasa nito, o nanonood nito, na sabihin natin ma-avoid yung temptation na diretso na kaagad sa code, we are not going to use a real programming language.
So, gagawa tayo ng isang peking language. So, yun. So, it's 11 o'clock in the morning. Tatanghali na, and I'm going to build a fake programming language. So, wala pa akong naisip na pangalan. So, ang pangalan lang niya is wala. So, ito yung ating high-level language. This is based sa maraming languages. Yeah, may kita nyo lang kung ano yun. As you go along, may kita nyo na it's really based on a bunch of languages na kung saan-saan kung pinulot. And it's ang main idea is not only it's a high level language, it's discourages. It's not meant for a computer, it's meant for understanding. Ang ano lang yan, main point lang is mas madali siya dapat. Mas madali siyang isulat sa papel kaysa sulat sa computer. So, anong itong walang programming language? And we'll see about that kung ano na ako as we go along. Okay, so start na tayo. Sabi natin, we will use pseudocode and we will use yung wala. So, yun. Ang gagawin na dito is, so itong tatlo na to, yung ito yung ano natin, yung parang nine. It's already 30 minutes. Try natin extend ko lang to 45 or sige, 1 hour. Okay lang, kahit later na ako maligo. So, ito na, sulat dito. Decision making muna, then repetition, then call functions. This makes sense kung electronics ang gamit mo, but computer tayo, so babalik ta rin natin siya. We're going to discuss first how operations are called and how functions are created, followed by kung paano gumagawa tayo ng repetition, and in the end, doon na natin di-discuss yung decision making. And this is kind of weird kasi if you've been in a computer science course, it's in a different order. Yeah. Okay, so start na tayo. First part. Ano yung una natin i-discuss? Well, sabihin muna natin yung comments. Comments are used to explain why or the general. Okay, so pinatay ko na yung aircon kasi may tumatawag at hindi ko na sasagot yung phone. Okay, so comments, it's used to explain why or general overview of your code. Sabihin natin, worst case. Show the general overview of your code. Yung comments is generally abused by beginners and developers na hindi talaga alam kung ano yung ginagawa ng comments.
They're supposed to explain why, but they're not supposed to explain what. Your code is supposed to explain what. Kaya nga nagko-code tayo, pinapakita ng code natin kung ano yung imperative form ng ating solution na nagkataon lang na tinranslate natin to a language na kaya understand ng computer natin. So yun, comments. As we go along, makikita nyo kung bakit kailangan natin ng comments at bakit hindi na kailangan ng comments for a lot of cases. So comments, how are we going to use it in English? Itong E, na-explain lang niya kung ano yung itsura niya sa English. Sabihin natin, anything not FP. So, kahit na anong sasabihin natin na hindi imperative, doon na nilagay. It's counted as a comment. And sa wala, that starts with an asterisk. So parang note lang siya. So example, AG. May natin this. Explain why. Why? Pwede mandang comment. Bakit mo nga ginawa yung code na to? Use this. Start sila na. And ignored by computer. Markdown. Anyway. So, asterisk or and it's ignored by the computer. Ignore nyo lang yung backslash yan. Markdown eh. So, yan. Explain why kung anong ginagawa ng code na yung bakit mo ginawa yung code na yun. And at the worst case, as we shall see in the first few examples natin, gagamitin natin yung comments natin to explain what. And very rare natin yun gagawin afterwards. Okay, so comments, we're going to see more of that later. So first thing na pwede natin gamitin na operation, so itong comment na to, it's not yun, comment lang siya. Wala lang. Not. Wala siya rito. It doesn't do anything. It's just a comment. It should be ignored. It would be ignored by the computer. Anyway, so next, yung talagang tunay na first na ipapakita natin is yung isang sample operation, which is display. On screen. So, makita naman natin kung ano yun. So, that's display. Display, blah, blah, blah. And, pinakita na natin yung rito eh. Display, blah, 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 on screen. Tanggalin natin yung hello on the screen. On display na diretso. Then, so wala, it's just print. Then, whatever na gusto mong i-print. Print something. Itong something na to can be what we might call literal. Yung literal na yan is any form of data na, well, later na discuss to. So, print anything na lang muna yan. Pag ma-discuss na yun yung next. So, nakita na lang example niyan. So, print hello world. Yeah, wala na yun. Hindi na lang kailangan discuss yan. So, next thing na pwede na discuss na operation is yung variable. So,
So variable, ano ba yung variable? A variable is sabihin natin, mahirap kasi mag-metaphor eh. Madalas kasi ginagawa ito ng metaphor eh. I think parang container siya eh. With name. Mas mabuti, I think. So, ang variable, it's a container name. You might think about it as, nenokin natin yung, ano natin. Okay, that's a telephone. Okay, naputulit tayo kasi, tangin ang telepono yan. Anyway, tatawag ulit yun. Anyway, so variable, you could think about it as container with a name. Doon natin nalagay yung ating mga data at yun, para lang malagyan na ng pangalan yung data natin. Para hindi tayo magkalito-lito kung saan nalagay yung program, yung data na ng program natin. However, masyado siyang simplified. Computer science track tayo, kailangan natin. We should explain it in a more technical, more sabihin natin, makita natin siya in the context ng ating programs, ng ating computers. Other basic data types, yay. Okay, hindi siya maganda rito. Atin si DR7. Pointers, memory, yay. Ito maganda. So, yung memory natin, meron siyang address and shit. Ang nangyayari, when you're... Unahin natin. So, variable. It's telling the computer to allocate memory for you and slap a name on it. So, say in English, declare a variable natin student count. Declare a variable student count. So, most likely that would be an integer. Anyway, regardless, ang mangyayari dyan, gawin na natin siyang 0 para hindi nakakalito. Kasi wala siya dapat naman. Manahin to save eh. So, declare a variable student count. Ang mangyayari dyan is bibigyan ka ng computer ng isang memory location at lagay natin to para magkasya. Student count at bibigyan ka ng memory location at lalagyan niya ng pangalan na student count. So, yung student count refers to this memory location. It's not a pointer. It's to mismong memory location na yun is yung student count. So, kung sinabi mong declare a variable student count with initial value, or sabihin na lang, initial value. Sige, with initial value, sabihin natin 16. So, that would be yan yung 16 sa binary. So, ito yung mangyayari. Declare a variable student count with initial value 16. Then, kung gusto nyo mong gamitin yung iba natin, yung, kunwari, print. So, display student count. So, mangyayari ito, declare variable initial value 16. Kung dumating ka na rito sa point na to, kasi imperative, step by step natin ine-execute and rinaran yung ating mga statements. Later na yung statements, expressions, and all that shit. Mayari rito is
Ang madi-display niya in the end is 16 kasi yun yung laman ng student count. Okay. So yun, variable declaration. Kung ano yung variable natin, hey, may think of it as a container with the name kasi yun, pwede mong salpa ka ng value, pwede mong kunan ng value. But let's be more technical. It's when you declare a variable, you tell the variable to allocate memory. Nung maalala nyo, declaring a variable, allocate memory, at slapping a name. Pero wala pa siya yung assignment. Hindi pa tayo nag-a-assign ng value sa kanya. Nagkataon lang na dito dun sa example natin, nagyan natin ng assignment. Pero kung wala yan, it's just plain declaration. So ano tong assignment na to? Well, assignment, yung nagsasalpa ka ng value dun sa ating variable. So, gawin lang natin to. Tanggal natin tong gawin natin ang plain form lang. So, this is declaration. Sa wala, sa wala, kung magde-declare tayo ng variable, we use yung var. Sabihin natin var. So, student count. Var student count. So, you declare the variable. However, ang problema kasi, when you're declaring variables, kailangan may laman siya. Otherwise, bad things can happen. That's one thing you have to keep in mind. When you declare a variable, and it's hindi lang siya yung nagkakuha ka ng container na may name. Kung hindi mo lagyan niya ng value sa umbisa, bad things will happen. Trust me on that. So, hindi maganda yung declaring lang, kailangan natin lagyan ng assignment. So, itong declare variable student count with initial value 16, kung tinlanslate natin yan sa wala, that would be var. Student count. And yung assignment operator natin is yung arrow symbol. Pa kaliwa. Kaya nga sabi natin, mas maganda tong gawin yung wala sa papel kasi mas madaling isulat yung arrow sa papel kaysa dito sa magkagawa pa tayo ng greater than minus. So, 16. So, that's yung var student count. And if we're going to translate yung ating display student count, that would be int. Yeah. So, right. Yeah. Tin-translate niyan and magiging print student count. So note yung assignment natin, hindi lang yan limited sa pag-declare ng variable natin. You could also use yung assignment somewhere else. So, for instance, meron ka ng variable na size. Let's sabihin natin message. Matong arrow na to. Bakit nagkaroon ng yellow? Eh, mamaya na yan. Di na yung problema yan. Yellow lang naman yan eh. So, for example, meron na tayong variable na sabihin natin message. So, gawa tayo ng comment. Post have a variable size message. Suppose you have a variable message with value meh display message and sign yay to message. Sign yay to message and display message again. So this is pseudocode. Itong suppose this is essentially a comment. This is a comment na ginamit natin kasi tinatamad tayo mag-code.
Then display message, that would be yan. Output niya is meh. Assign yay to message. This is more pseudocode-ish na version ng assignment na walang variable declaration. This would change the value of message to yay. Then display message, instead na may ang di-display niya, ang i-print out niya is yay. Translate natin siya dun sa word. Ano mangyayari? So wala. This would be a comment. Message is meh. In real code, yung display is print message. Then assign yay. So paano yung assignment natin na wala dun sa variable declaration? That's just again the arrow. Message. So yun, makikita nyo na yung arrow natin, it's not just used para dun sa ating variable declaration. We could use it anytime we want. At ang mangyayari dyan is magkakaroon ng laman yung ating variable. Okay? So yun na yung variable declaration at assignment. Kasi naputol-putol tayo dahil sa gagong telephone na yun. So, wrap up na lang natin to dito sa variable declaration kasi medyo tatlo pa lang nagagawa natin. Next na natin i-discuss yung functions natin kasi marami-rami tayong i-discuss dun ng mga fun concepts. Noong masabi lang natin dito sa variable is okay. So makikita natin sa variables is matawag mo rito. Nanalto ako kasi may nakita akong mail. Sa variables name should be matawag mo rito. Variable name should be nouns or objects. Hindi mo dapat nalagay dun sa variable name natin is yung mga variable name natin, hindi dapat siya verbs, hindi siya dapat actions, hindi siya dapat action phrases, hindi rin siya dapat adjectives or adverbs. As much as possible, variable names should be nouns. Also, variable name should be descriptive. We should try to avoid using mga X, mga Y, mga I, mga J, except for some cases na okay siyang gamitin. In mathematical terms, mga madali siyang gamitin. As much as possible, variable name should be descriptive. Para hindi ka magkalito-lito. Kaya nga mag-variable name tayo para mas madali buhay natin. Inalagyan natin ang pangalan yung data natin. At kung walang saysay yung pangalan ng data mo, bakit ka pa nag-variables? Diba? And finally, in wala is in lower. So lower camel case, it starts with a small letter, then para ma-differentiate mo between yung mga words, you could tawag mo rito. Ma-differentiate mo siya between words, gagamit mo siya ng capital letter. Kaya magmumukha ka siyang camel kasi yung may mga hump-hump siya. Dahil dun sa umpisa ng mga second word onwards is capital letter. So, lower camel case siya dun sa ating wala. Kasi ang other possibility dyan is yung snake case.
all small letters at underscore ang difference, or yung which is instead na lowercase yung isa, ano yun, yun yun na yun yung gagamitin na sa wala. Anyway, so yun lang muna dun sa ating yung program structure. Medyo marami-rami nun tayo na discuss, pero medyo konti pa to eh. Marami pa tayong pwedeng i-discuss sa program structure in the later one takes or lessons. Anyway, yun lang muna.